So hi guys, welcome back to my YouTube channel. So in today's vlog, we're going to do unboxing. So as you can see, this is a Midea 20 liter mechanical microwave oven. So disclaimer lang guys, this is not a sponsored video. Gusto ko lang i-flex itong nabili ko from the Lazada mall. And nabili ko siya from the Midea official store. And naka-sale. Ang declared value nito is 3,094 and then nabili ko lang siya ng 2,914 pesos. And good thing pa, it's a free shipping fee. So ginrab ko na kasi nagtingin-tingin din ako sa mga stores dito, yung mga appliances store, nasa 3,000 plus talaga siya. And syempre pagka binyahe mo to medyo hassle, tapos yun nga gagastos ka rin ng pang ano mo, ng pamasahe mo, 'di ba? And dito it was delivered in front of our home talaga. So hassle free. And then si Midea kasi is kilala ko na siya sa Kuwait pa lang. And kapag kinonvert ko naman din to sa dinar, na sa ano lang siya, mga 18 to 19 kb, so round out na natin to 20 kb para wala nang butal-butal. And carryables pa rin, 'di ba? And then binili ko lang talaga is manual kasi nasa 3,800 yung parang digital. Hindi ko naman na kailangan ng ganong digital keme-keme pa. Okay na rin to, carryables na rin kasi 'di ba? Syempre, I'm here now in the Philippines and everything is budgeted. So, kailangan practical talaga tayo when it comes to buying an appliances or any gadgets. And I think this is my second purchase of yung first kasi is Huawei laptop. Medyo may kamahalan yon. Binili ko yon sa Robinson Super Appliances. And this time, ito namang Midea microwave oven. Meron akong electrical oven pero hindi siya microwave, yung ano talaga siya, yung pang bake. So kailangan ko talaga to kasi wala nga kaming gas stove dito, puro electric ang mga appliances namin. Although naka solar kami dito sa bahay, not all the time syempre, merong araw syempre pag gabi, tapos pag umuulan, so konti lang yung nakukuhang energy nung solar panel. And pag gabi, hindi rin siya, kumbaga, nag-automatic shut off si solar, yung Solaris, ano namin, inverter ba tawag doon? Pagka wala ng ano, wala ng talagang totally lights or liwanag sa labas. Usually, 7 o'clock, kaya nag-automatic shut off na siya. So, parang kumukuha na kami ng energy from the Meralco. So, sabi ko, talagang kailangan ko ng microwave kasi nga, pagka maaraw talagang marami akong niluluto and kailangan yung, kasi si microwave, very convenient siya, but I don't suggest na lagi kang diba, dito mo lagi init. Pag nagmamadali ka lang, kasi alam mo na tayo, lahat, everything now is instant. So ang dami ko ng kame. Umpisa na natin ang unboxing and I might need the help of my daughter kasi medyo may kabigatan ito. And guys, nagustuhan ko din tong kulay niya. Itong red, tsaka nagustuhan din naman ng asawa ko kaya nag-push through na ako dito sa red color. Ayan. So, medyo nakaka-excite din kasi, di ba? Kasi dito ko na siya pinurchase sa Philippines. Although, this is a made in China. Lahat naman made in China eh. So, sana wala siyang tama or damage para hindi na natin ibabalik. So, ito siya. And siguro tanggalin ko na lang muna out of the box. Tapos, tsaka ko na lang sa inyo papakita.
hindi ko naabalan yung aking daughter. So wait lang guys, and I'll be back later. A few minutes later. So ayan na siya guys, di ba ang ganda ng pagka-red niya. Although ano lang yata, red nga siya kasi ito nakasealed pa siya ng plastic. Siguro mamaya ako natatanggalin yan. Kasi baka pag nag-init din siya is didikit yung plastic. So ayan siya. And ayan yung loob. May instruction or user's manual. Tingnan natin. Oops. So ano lang naman yan eh. Ayan. English. Pero pag usually kapag ka sa ibang bansa, may Arabic na kasama. But hindi siya ano. Meron siyang warranty certificate. And yun nga kasi dito natin binili sa Pilipinas. Hindi to. Sana hindi siya basag. No? Ayan, buo naman siya. Hindi siya basag. Ayan. This bag. Ayan siya. Yung dati naming microwave sa Kuwait, wala, nasira na talaga siya. Kasi, ewan, paano ba siya nasira? Basta nasira na siya and ang dumi na sa loob. Tapos, medyo may kaliitan din ito, itong microwave na to. Kasi yung nabili ko sa Pilipinas noon eh, medyo malaki dito. But anyway, yun lang ang reason lang naman, I mean the purpose of buying this is para mag-init. Kasi si Gabi ayaw niya ng malamig na, na ulam. Well, ako kasi, Girl Scout ako, kayang-kaya kong ano, kumain ng malamig na ulam. And ayan, ito, yung kanyang, ano nga tawag dito? Basta yun na yun. Ito yung timer, tapos ito yung ano, yung temperature, high, low, medium, medium, high, ayan. And then, kakaiba lang dito is ito, yung kanyang saksakan. Yung kanyang saksakan is katulad nung sa mga aircon, pero meron naman ako mga adapter dyan. So, variables lang. Yan, may adapter naman ako dyan. Hanapin ko na lang. So far, satisfied naman kasi budgeted microwave naman to. So, variables na rin, diba? Yung may expectation is medyo pangalan ito. Akala ko malaki na yung 20 liters. Maliit lang pala siya. Ayan guys. Kasi yung sa Kuwait nga, inulit ko na naman. Pero, variables na din, diba? Hindi na tayo magreklamo. Kasi, syempre, much bigger is, ano, more expensive, diba? Pero, variables na yan. And, 700 watts ata ito. Okay na rin kung, diba, mag-iinit ka lang naman. Variables na yon. So, I think, that's it for today's vlog. Teka, pero, may nakita ko, Concepcion Medea. Bakit may Concepcion Medea? Kasi ano na siya, kumbaga parang, nakipag-collab na siya sa, ano, kay Concepcion. Ayan o, sila yung distributor ng Medea here in the Philippines. So, this is legit made in the Philippines na ba? Hindi na China? Bakit ganun? Ayan o. Ayan. Made in the Philippines. Ang galing ah. Akala ko ano na siya. Akala ko this is still made in China. So, siguro nakipag-collab sila. Ayan. Medea Concepcion. Concepcion Medea. Yan guys. So, thank you for watching. Please don't forget to subscribe to my channel and see you on my future vlogs. Bye guys!